Oo, binubulugan ko yan. Pero sa kagandahan, ibinalik sa akin na kailangan pala tayong mga Pilipino may pakialam. Hindi yung puro lang tayo sunod-sunod kung anong gusto. Dahil nakadeclared, yun ang protocol, wala tayong magawa. Meron po. Bilang mga mamamayan na nandito tayo sa Pilipinas sa sarili natin, magtulungan tayo. Ngayon, nandito sila si Sir James, isa sa anak ni Divorcio Benyamor Marcos. Siya na po yung maging tulay natin para makarating tayo doon sa magandang buhay. Lahat ba nito nangangarap ng magandang buhay? Yes! Lahat tayo. Lahat tayo nangangarap ng magandang buhay, pero ano ang solusyon? Sabihin lang natin, walang magawa, walang kami pera. Meron at meron tayong magawa. Ngayon, hindi naman lahat ng mga pangako natutupad. Pero sanay na rin tayong mga Pilipino. Puro pangako, di ba? Ang daming pangako, kahit nga dyan sa mga syuta-syuta, ang daming pangako na kailin ka lang siya. Di ba? Pilipinas pa kaya? Oo, di ba? Hindi namaan ba? Biktima sa mga pangako. Ito na yung panahon at pagkakataon na magising tayong lahat dahil may mga taong nagmalasakit, sila si Sir nagmalasakit kahit saan-saan pumupunta. Sa kagwapo ba ni Sir, nakikita niyo naglakad dyan sa ribis. Para kanino? Para sa atin. Aakitin ka! Ang laki po din sa lahat ang tulong makarating hanggang sa pinakasulok sa buong mundo. Yung mga pangako, nandyan lang yan. Nandyan lang yan ang mga pangako, madaling sasabihin. Hanggang sa dulo ng dila, ang sabi. Pero ito na ang pagkakataon. Magtiwala tayo at maniwala tayo na lahat tayo may karapatan. May karapatan para tumo sa ikakabuti at ikaw-unlad ng bawat isa. Kaya lahat ng nandito ngayon, sana mag-isip-isip na tayo. Hindi to para sa atin, ha? Para sa mga lahi natin. Kasi lahat na tayo, pawala, Huwag naman muna, pagbalik ko sa lahi. Dahil, hindi tayo nagkakaisa, mga Pilipino. Magsaliksik kayo kung ano yung totoo. Magsaliksik po tayong lahat. Bago tayo pipili kung sino po itatalaga natin bilang presidente ng Pilipinas. Bakit siya tatakbo pagka-presidente sa Pilipinas? Anong dahilan? Kapangyarihan ba hinahabol niya, mga kababayan? Kapangyarihan ba hinahabol niya? Hindi! Bakit? Matanda na po siya. Anong objectives niya? Ano yung objectives niya? Para sa lahat ng Pilipino tayo mag-ahon sa hirap. Maawa naman tayo sa generation to generation natin. Ha? Maawa naman tayo. Ito na. Si Chairman. Ang hari natin sa buong mundo. Divorcio Benyamor Marcos Taliano Taitenro. Ngayon, dahil na ang panahon ay medyo nakarating ang ating panauhing pandangal. Ang ating dalawang panauhing pandangal na nagsisikap kahit sa ang lugar sa buong Pilipinas, pupunta po sila para maipakita sa sambay ng Pilipino tayo ay nagkakaisa, maipakita na kung ano ang totoo para sa ating mga anak-anakan sa buong sa buong sangkatauhan ng Pilipinas. Mabago po dapat ito. Okay? Ngayon, ang ating unang speaker ngayon ay isang active pastor ng Yahawa and Generation. Siya po sa Church ng Yahawa, siya po ay active bilang pastor. Okay?
he is the former intelligence ng tuwanat. Okay? Isa din siya yung tagapagsalita dati sa JMA, sa MRRD. Then, siya po ay isang itinalaga ng Alpha Omega bilang land recovery, sa land recovery. So, isa po siyang nag-sakripisyo. Nag-sakripisyo para ma-recover natin yung mga lupa na pamamayari ng ating hari. Okay? No other than General at the same time Pastor Ramon Mundal Dumayan. Alam po. Ito yung kaibahan. Para alam ninyo, lahat ng nagpayo doon ng presidente, sila ang pumunta sa Kumiling. Pagdating kay Tatang, yung Kumiling ang pumunta, hindi si Dado, hindi si Tatang ang pumunta sa Kumiling. Ngayon ang tanong, bakit ayaw nilang ibalita na may Tiburcio Villamor Marcos na tumatakbong presidente? Bakit ayaw nilang i-highlight doon sa kanilang mga telebisyon? Natatakot sila. Yan ang katotohanan. Ngayon, nilagay natin yung kanyang mission statement. Ano nilagay natin? I-develop natin ang Pilipinas. Maglalagay tayo ng mga 500 na pier. Maglalagay tayo ng paikot ng mga airport. I-develop natin ang buong Pilipinas. Maglalagay na tayo ng bullet train. Aayusin natin yung mga rails na yan. At higit sa lahat, ang tahanan ng ating mga kababayan. Libre yung tubig! Ngayon, nahihirapan kayo sa bahay. Alam natin yan. Kaya tinutulak ang ating bisyo. Gutom na rin nga. Ha? Pumpre na. Inom sa Bisaya. Dong, pumpre na tayo. Kaalo. Kamay lang. Kamaoko kamay. Pagbisaya nyo. Pagbisaya kayo. Kamaoko kamay. Inunggo? Hindi ako masyadong nanay. So, ito po mga kapatid. Mga kaibigan. Bataguhin natin ang sistema. Mula ngayon, ikaw ay babalik sa pagiging royal blood. Dati, ang ating mga ninuno, royal blood. Tayo ngayon, Sprite na lang. Bakit? Nawala na yung kulay ng iyong pagiging royal blood. Dahil tayo'y nilaglag sa kahirapan. Hanggat nandun ka sa pangalang Philippines, paputi ng paputi ang ating mga dugo. Mawawala na ang ating pagiging royal blood. Ngayon, nandito na ako. Lahat tayo, magiging royal blood tayo at magiging mayaman. Alam nyo ba, napakayayaman ninyo, pira na lang ang kulang. Totoo yan. Ang tanong, mayayaman kami, ba't kami naghihirap? Kasalanan niya na nakaupo sa gobyerno. Alam mo, sinabi niya ako, Ferdinand, kayo ay nakaupo sa ibabaw ng ginto na naghihirap. Bakit? Hindi alam kung paano pagyayamanin ang kayamanan. Ang bansang ito, bago naging Pilipinas, ito'y tinatawag na Maharlika. At ito'y bago naging Maharlika, ito'y tinatawag na Upir. Dito kumukuha ng ginto si Haring Solomon. Tapos tayo ang pinakamahirap, sinasabi ni Presidente Bush.
tayo ang pinakamayaman na bansa sa lahat ng mundo. Pero ang tanong, bakit tayo naghihirap? Kasalanan yan ang nakaupo sa gobyerno. Alam nyo ba, lagi ninyong narinig sa TV, may utang na naman ang gobyerno sa World Bank. At sinasabi ng mga nagbabalita, wala pa yung iyong anak, may utang na. Alam nyo bang wala tayong utang kahit piso? Ha? Wala tayong utang kahit piso. May ebidensya ako. Bakit tayo magkakautang? 1966, Summit Conference, G7. Pumirma ang lahat ng presidente sa buong mundo. At nilagakan natin ang World Bank ng lahat ng assets sa buong mundo. Tayo ang naglagay ng ginto sa World Bank. At nilagay ni Apo Ferdinand na ang owner ng World Bank ay ang people of the Philippines. At ang general beneficiary, people of the Philippines. Ayon, tayo may-ari ng World Bank. Bakit nagugutom tayo? Sagutin niya yan. Bakit nagugutom kayo? Sagutin nila yan. Kahit piso, walang utang ang Pilipinas sa World Bank. Sino ang administrator ninyo? Kayong may-ari ng World Bank. Sino ang administrator ninyo? Ang presidente. Ilang taon na tayong pinaglulungko? 35 years na. Pag nangutang ang presidente noon, igagarantor kayong people of the Philippines. Ibibigay ng World Bank dahil people of the Philippines ang may-ari. Ngayon ang tanong, binigyan ba kayo kahit piso? Sayang, kayong may-ari, kayong binipisyari kahit piso, wala. Diba? Ngayon, natutuwa naman tayo. Kaya po, digong. Build. Maraming mga na-build. Diba? Ngayon, kahit ipamarmol mo pa yung kalsada na yan, kung yung maglalakad dyan ay gutom, wala mo na ang paningin. Lubak-lubak din yan. Paningin mo at yung kalsada na yan, minarmol mo pa at maglakad ka dyan. Yung paningin mo lubak-lubak din. Anong magagawin dyan? Alam nyo, kayo ang importante sa lahat. Ang people of the Philippines ang importante. Wala na tayong ibang dapat gawin. Si Tatang, masaya na doon sa Amerika. Masarap ang buhay. Walang problema. Kain na lang ng kain doon. Pero alam nyo, lagi po siyang sinasabihan. Dahil pumunta ka ng Pilipinas, tulungan mo ang taong bayan. Parang sabi niya, ay ayaw naman tayong itindihin ang ating mga nakaupo sa gobyerno. Gusto natin ibahagi, pero ayaw nila. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Inuna pa niyang bigyan ng budget yung Angolia, Africa. I-research ninyo kahit ngayon. Ha? Angolia, Africa. Nananagana na sila doon. Nagbibuild na sila ng mga building. Nagbibigay na sila ng libreng edukasyon sa mga tao roon. Gumagawa na sila ng agriculture. Pero tayo,
Anong ginagawa natin? Namumuliti ka ng namumuliti ka. Yung mga tao, hindi na alam kung saan kukuha ng pagkain, hindi iniintindi. Kaya sabi ko, God, pumunta ka dito sa Pilipinas. Alam mo ba ano sabi niya sa atin? Hindi ko kailangan magpresidente. Dahil ako ay 7-star governor general ng Lego Nation. Pag ako ay naging presidente, papababae mo ang rango ko, magiging 5-star na lang. Yan ang sinabi niya. Pero ano naman sinabi ko? God, hindi mawawala ang pagiging 7-star general mo. Kung magpresidente ka, pabayaan mo na lang muna yon. Dahil ang kailangan natin, tulungan ang people of the Philippines na nakihirap.